friends and buddies, welcome to our show where we engage in unfiltered conversations about life, career, and everything in between. That's right. This is the podcast with no frills, just real life stories. You've got three friends, your OT3 here, ready to share our experience with you. And we're all about keeping it real. No pretensions, no sugarcoating, just us being ourselves. Totoo nga ba? At ipinapakilala namin sa inyo ang Kami-Kami-Kami Podcast. The Unauthorized. Kami-Kami lang Podcast. Di ba ganun yun? Hayaan mo na. Hayaan mo na. Sige na, in this episode of Kami-Kami Lang Podcast, we're pulling back the curtains to give you an inside look at our friendship. Disclaimer lang ho, we are three friends who always don't see eye to eye. As in, lagi. In fact, I think it's the differences that make our bond so strong. Agree, Harry? I think so, Bes. So we will give them the glimpse sa mga dilulu moments, sa mga... I think maraming fights, charis, and the fun and laughter that shape our dynamics and prove that diversity can be a superpower when it comes to our friendship. Because we'll dive into the traits and habits that each of us bring to the table, even when we don't necessarily agree, but ends up agreeing to disagree. So get ready for some candid stories, a few laughs, and a deep dive into the beautiful chaos that is our friendship. Welcome to episode 2 of Kami-Kami-Lang. Ano ba yan? Hindi po talaga namin strength ang intro. Parang ibig mabig natin sa MTRCB. Correct. Well, alam mo, medyo nabigla ako sa episode 2 ng Atin-Atin Lang Podcast by SB19. I was not expecting that kind of access, na magkameron tayo ng access dun sa parang mala open forum ng SB19. But I don't know about the two of you, pero parang kilala ko na sila siguro because of years of reacting to them and getting to know them, na hindi ako masyadong na-shock sa mga revelations. But it is more of a confirmation sa akin sa mga traits na hindi natin alam sa kanila. How about the two of you? Ako kasi, diba, parang, alam, I think, well, I don't know if I've mentioned this before, pero it's actually my trait that pero feeling ko, malakas ang chance na kapag nakabasa ako unang glimpse pa lang, tama yung ano ko. And meron namang mga napoprove in the long run na biglang, ay, hindi naman pala. But more than the usual, kung ano yung perception ko sa isang tao, tama siya. So, kaya parang at times, nung pinapakinggan natin yung podcast nila kanina, sabi ko, oo nga, no, parang it doesn't come as surprising. Kasi it's what I would have expected. Again, these are my expectations. Kumbaga, na ito yung na-foresee ko. Kumbaga, both reacting and both seeing them in person. So, parang sabi ko, okay. Parang napa-okay ka na lang. Pero, parang walang ano. Okay, very few yung surprised moments ko. Yeah. Ikaw, Harry. Pero, actually, ako, parang tension, na, parang medyo na-tense ka. Kita ko yun. Oo. Na-tense ako in a sense na meron ding realizations for me. Like, parang this is like breaking the norm of a pop idol. Like, especially with the Korean, ano, diba? Like, yung Korean culture na parang kailangan perfect ka, kailangan hindi, parang you're good as their idol. Parang sobrang the best, yung perfect image. So parang for me, I don't know kung if this is a breaking the norm na parang we will open ourselves to our fan. Oo, kasi our fans. Alam mo kasi, may kasasabihan kasi na parang ano, no, it's better not to meet your idol. Your expectation. Parang, don't meet your idol, may mga ganon. Pero alam mo kasi sa SB, nababasa na natin sila sa mga ano nila eh. Sa mga vlogs nila before. Ikaw nga, Blake, nakasama mo na sila. And then we're reacting to them for so many videos. But ito lang talaga yun, no? Parang, ang hindi ko lang talaga matake for me, ha?
wala po akong pinatutungkulan kasi hindi ko binabasa din yung mga handle or yung mga account is yung pamumuna, bes, na parang pagtatanggol sa isang member na parang as if na may nag-gang up or may nabully dun sa lima. Kasi para sa akin, nung napakinggan ko yung podcast, it's part of being in a group. Alam mo yun, group dynamics. Na, so I think for the five of them, I think they took rounds with everyone. Yeah. Lahat I don't naman think po. Anyone was put into a spotlight or anything. For me naman, like, they had their fair share. Siguro lang, I think what made the difference is, one, kumbaga, yung traits talaga nila, kumbaga, yun yung napunan nila sa isa't isa. Pangalawa, I think siguro lang, kasi I think medyo, ang mga nababasa kong tweets regarding Ken, last person kasi siya to go. So I think, I don't know if the sequence mattered, pero for me, the sequence always matters. Kung sino yung huling pinag-usapan, parang mas nandun yung focus. But if you look at it, or like, take a breather, go back to the start, parang I think they had their fair share of rounds with each other. So wala naman akong na-feel na someone was put into the spotlight, or this and that. Wala naman. Sa bagay, no? And parang alam mo yung iba mo nagdududa pa, parang it doesn't add up. Parang mga ganun, bes. So parang, is this podcast breaking your preconceived notions about them and you're disappointed about that? Hindi ba dapat parang sineselebrate natin yung mga bagay na natututunan natin about them, yung access natin sa podcast na to? Kasi parang... By disconnect ba sa inyo? Like, may kasasabi mo nga, Matt, ikaw, kumbaga, hindi ka rin gano'n nag-word. How about you, Harry? Was there a disconnect with you dun sa pinag-usapan nila and how you perceive them? Actually, wala naman. In a sense, ako na niniwala ako, especially limang lalaki yung pinag-uusapan natin. Diyos ko, iba't iba talagang, alam mo yun, iba't ibang ugali, behavior. But I guess, ang pinakang ano kasi sa akin, sa output based ba, I think all projects naman went well. Hindi naman na discombobulate, like, exactly. Ah, hindi naman ganito yung tingin ko kay ganito, or like based sa narinig ko, or like based sa vlog na to, wala ka naman bang discombobulated moment? Wala naman. Mm-mm. Okay, so that's, kumbaga yun nga, kumbaga we have different takes, but again, I think siguro to end this conversation on what they produced as a content is that they wanted us to be a part of the conversation of how they dealt with each other. Plus, it's their circle of friendship. Kumbaga, yeah. We have our own circle of friendship. Surprisingly, mas matagal lang nga tayo sa SB19. Kumbaga, in the long run, siguro sa isang dekada nating pagkakaibigan, there are things that we don't talk about anymore. And sila, kumbaga, nagulat tayo that they let us in. Ang goal nila was to, you know, to let us take a glimpse, not take a judgment kung ano yung friendship parang, nila or connection nila with each other. I think parang, nagawa naman nila yun. Let's end on that goal. Parang, I don't know if it's a disclaimer or it's an additional description ng episode, pero parang they are celebrating in individuality and differences, and I think that will be our focus on today's yes. podcast, no? Pag-uusapan natin dyan yung iba-iba nating traits, iba-iba nating ugali, iba-iba nating background at pinagmulan, and how can people from different backgrounds like the three of us make a good friendship that will last mm-hmm. long. Diba? Kasi sa totoo lang, minsan napapaisip din ako, ba't naging kaibigan ko si Blake? Bakit naging kaibigan ko si Harry? May mga ganun po tayong mga question, right? Yes. Now, moving to us, ang una kong gustong tanungin at ito ha, parang hindi naman ito para mag-open forum tayo dito at maglabas ng mga dirty laundry nating tatlo, no? Pero gusto ko lang tanungin at i-share sa kanila yung parang ibang ugali, ibang pananaw nung other two na
hindi mo sukat akalain na tatanggapin mo na rin. Dahil kaibigan mo sila. So, let me begin muna. Hindi to yung ano, no? Hindi to yung reading game ng RuPaul. Tama ba? Ay, kala ko naka-ready na ako eh. Ready ka? Sana ako Arizona Brandy levels. Pero, hindi naman. Pero, like for example, no, when it comes to interest, no, minsan talaga, si Harry, mahilig siya sa games, mahilig siya sa mga ML, sa mga ano. Dota. Parang yun hindi, oo, pero di ba parang, eto aminin na natin, no, natutuwa ako sa ating tatlo kasi may bonding tayong tatlong magkakasama pero may bonding tayo ng duo. Like for example, yes. Matt and Harry. May Matt and Harry show. May Matt and Blake show. And I know, may Harry and Blake show. Madami sis. Iba yung sa inyong kasi show. Kasi yung ano namin, yung show namin na amin ang bias. Ay. Hindi ka pwede dun, te. Feeling nga, hindi siya pwede dun, no? Sige, let me get to my point. So like for example, no, ako talaga alam ko may hangout si Harry at si Blake na hindi ako kasama. And that's fine. Kasi yun yung sinishare nilang interest together. Maybe it's ML. Maybe it's massage. Wow! So hindi kasali sa massage. Group chat reveal. Ah, sige, ganun. So parang alam mo, sabi ko nga, since we're not in parang in our 30s na, parang it's fine with me na ma-left out ako some other days na may bonding si Harry at si Blake. Ganon din si Harry. Minsan kami naman ni Blake ang may usapang kaming dalawa lang. May bonding naman kami together na si Harry left out. Diba? Yeah. Doon ako natutuwa. Yun lang yung gusto kong sabihin. Kasi hindi talaga, ito ha, I will say it na hindi talaga maaari na makuha ko lahat ng gusto nyo, ng interest nyo, ng paniniwala nyo. Especially with Harry. I think at this phase, Matt. I think you're at this phase din kasi na parang ayaw mo na i-please lahat. Yes. Mm-mm. So I think partially because of that. Before, kaya parang nayayanig ako at nai-stress ako sa friendship natin kasi parang hindi, like for example, naalala nyo ba pag nag-EML kayong dalawa, talagang medyo nanggigigil ako sa inyo. Gusto ko mag-inom na lang tayo. Eh, syempre, parinig na lang yun. Joke yun. Sabi nga ni Pablo, joke yun. Charis. Okay. So, para ako yun na, si Pablo. So, ako, para sa mga listeners, ganon. Sometimes kasi, di ba, parang ang ayaw natin sa isang grupo, nagkakameron ng subgroup or nagkakameron ng subunit na parang nalileft out yung isa and then you're thinking na pinag-uusapan ka behind their backs. Let them also do that. Diba? Pag-usapan nyo, ba't si Matthew hindi nag-adapt sa ML, ba't di siya naglalaro? Yeah. Mga ganon. Ba't si Matthew, inosente, mabait, nagdadasal, mga ganon. Yeah. Uy, that's a little actually, bit... Go. Ano yun? That's a little bit far off na ha, yung nagdadasal. Ay, sorry, Bess, didi-describe ko lang. I mean, for example lang naman. I believe lang sabay-sabay na tayo nagdasal at some point. Sorry! How about you, Harry? Ano yung group dynamics natin na parang kakaiba? Sobrang iba talaga. Ako, mas dati talaga, no, especially coming from province, no, yung hindi masyadong progressive yung minsan, di ba, minsan somehow nanggigigil na tayo sa pagiging progressive yung iba, yung mga progressive book. But of course, at the same time, mayroon din naman talagang benefits yung sometimes may yung mindset ng progressive. Like, dito ko talaga sa group to na ano na, hindi mo pwedeng invalidate talaga kung ano yung pinagdadaanan ng isa or kahit nasabihin mo, parang ambabaw naman nun. Kasi, feeling ko, alam na naman ni Matthew to, na minsan talaga si Matthew nag-share ng problems. Tapos kami ni Blake, natatawa na lang kami. Parang, ay, yes. Yung mga early years ng friendship natin, parang kami, lo, si, ano, let's be honest. Ito kasi yun, Matt. Kumaga, I don't know if we've actually confronted, it's not more of a confrontation. I don't know if we've actually mentioned this to you. Pero Harry and I talked about it once na parang,
kami ni Harry, isa sa super band naming dalawa is, or hindi naman band, isa sa pinaka-common understanding namin is how to become dirt poor. Like, may mga instances na parang, not to invalidate you, minsan, ganito yung naging problem or nakwento mo before. Mm-hmm. Tapos parang kami ni Harry, parang feeling namin na, okay. So kumbaga yung level of understanding namin sa'yo is, dun sa shinare mo rather is different. Not anyone being more shallow or more deep or earning deeper. Kumbaga, nagigets namin where you're coming from. It's just that siguro yung level of root namin ni Harry when it comes to those topics, mas nagko-connect. Kaya parang minsan, naiintindihan namin where you're coming from, yung mga sinishare mo. Pero at the same time, minsan nagagat, hindi kasi natin problema yun, te. Mas kumaga, iba yung problema natin. Parang ganun, iba. Feeling ko yung sign ng maturity naman sa ating part, Blake, was to really understand sa point of view ni Matthew na parang, alam nga namang isisi mo sa kay Matthew na hindi niya napagdaanan yung ibang bagay just because nag-work hard yung parents ni Matthew. Yeah. Alam mo yun, na parang, yung mga ganung bagay. So parang, doon ko talaga, dito ako sa friendship na, especially with yung girl na kasama natin sa group na to. So parang, yun din, may atake din siya na parang, yung mga early years din natin, parang, ang laki ng problema ni, yung parang, validation from the parents. Yung mga ganun. So parang ako, at ganun yung problema nila, but yung problema ko parang iba, may so parang dito sa friendship na to, doon ko talaga na hindi mo talaga pwede i-validate. So yun, for me ha, nagagamit ko siya sa mga ka-office mate ko na pag may nag-share din ng problem, hindi na ako yung toxic na parang kaya mo yan, ako nga yung may ganong hirit. Yes, I think which is dapat hindi talaga hindi mo naman, pwede sabihin na ako tama. Nga kahit kinaya ko yung ganito, magkaiba kayo eh. Actually, what I learned from the two of you, I think na-open nyo yan sa akin nung nag-inom tayo ng Jack Daniels and we miss the Jack Daniels, pero why na lang po kami ngayon? Aling Jack Daniels moment ito? Kasi we had a lot of Jack Daniels moment. Jack doon Daniels sa Hayat. Sa Hayat. Diba? Okay. During our podcast? Mapa? Yeah. Parang nabanggit nyo na yan na parang yung mga problems ko eh. Bakit ang laki ng problema ni Matthew financially pero nakakapag-Japan siya? Mga ganong parang totoo, ngayon nagigets ko na yan eh. Like for example, yung parang public school problem, iba sa private school problems. Diba? Though, parang may mga ganon. To balance it out, Matt, ang super na-appreciate ko sa'yo is every time, kumbaga since we know our backgrounds already, alam ko si Matthew may time na gusto niyang tara spiral tayo or siguro pero pag kami yung kasama mo, adjusted lahat. Like you know, you take into consideration everything. Yun yung pinaka super na appreciate ko na parang hindi ko kailangang sabihin sa iyo na best I'm on a budget ha. Kumbaga ikaw mismo tantsado mo kami. Kumbaga ito siguro carry to kay Harry ngayon. Parang you know our background so well na never kong na-feel naman na ni-leave out mo yung mga considerations na yun. Kaya, yun, siguro may level of understanding na rin talaga. Kumbaga, kahit na minsan, yung problem mo nga ay hindi namin problem, naiintindihan namin ngayon. Ngayon, before, siguro malaking chance na, parang hindi mo mag-gets. Pero ngayon, ang laki na ng grip of understanding natin when it comes to those. Oh, alam mo, yun yung na-appreciate ko sa ating tatlo. Eh. Kasi like, for example, di ba? Parang for me, problema talaga siya. I'm not, yun niya yung masaklap eh. Hindi naman ako yung sobrang yaman. Gets nyo ba? Mm-hmm. I'm not welcome to the elite group. And at the same time, I'm not welcome dun sa CDE class. I'm just a middle class guy lang talaga. So, ang problem talaga sa middle class, saan ka lulugar? Kasi, hindi mo na-experience yung sinabi nyo ng dirt poor or yung talagang na-experience ng iba. And at the same time, hindi ka rin naman welcome doon sa elite or doon sa wealthy categories. Mm-hmm. Diba? So, sometimes, pag nagsishare ako ng problem, ang dating sa iba, I'm already bragging. Mm-hmm. Diba? Like, for example, sabi ko, wala akong baon sa Japan. Sa iba, sasabihin yun, oy, magjo-Japan na siya, nag-re-re-re pa. Pero ang totoo nun is,
for me, pagdating naman sa elite group, ang tingin nila sa akin, ba't ka pa magdyan? Ba't ka pa nakabili ng ticket? Wala ka naman palang baon. Some sort of parang hindi ako talaga ma-place sa CDE at sa wealthy. I'm just really a middle class guy. So I appreciate na yung grupo natin may ganyan ng dynamics na parang lumulugar talaga tayo kahit saan. Yeah. Alam niyo, after nung concert ng Watsons, di ba? Alam natin pare-pareho tayong malaki yung gasto. So, pare-pareho tayo nasa Ihawan. Exactly. Ganun lang ho. I think we can that. Adjust naman. Yun yung maganda. Ewan ko, napansin ko lang naman yun sa atin. Like, very... Ikaw, Blake, ano pa yung mga dynamics na parang feeling mo? I mean, we dealt with already. Na medyo like... kakaiba sa grupo natin, Jay. Siguro ang pinaka-varying na talaga sa atin is, I think, well, kumaga may subgroup talaga tayo. Like kami ni Harry, ay name ni Matthew, pinaka-common interest namin would be probably pop culture. Like, pero there are topics of pop culture na hindi ako interested sa gusto ni Matt. Like, yes. I like Lady Gaga, but I'm not into the Lady Gaga level that he does. Never akong nanood ng concert na nasa Netflix. Which is hobby niyang gawin. Or at times, nagugulat na lang ako. Kasi madalas naman talaga kami ni Matthew ang nauuna sa venue dahil alam niyo na. So magugulat ako si Matthew nag-share yan ng... I am doing better. Ano? Oo naman, te, pero late ka pa rin. Anyway, tapos malalate. Huwag ka tayo maglokohan dito. Kaya nga kami minsan ni Matthew, okay, sige, late yun si Harry, magluluto muna ako. Anyway, yung kay Matthew is, magugulat ako, pinapapanood niya ako ng Taylor Swift concert sa Netflix or ng Lady Gaga concert, which is hindi ko gagawin kung mag-isa ko. I enjoy it kasi alam mo namang we all love productions and stuff. Naging magkatrabaho kami ni Matt sa mas maraming org in contrast with Harry. And nandun yung focus namin. Minsan nga wala na kami pakialam sa mga sa coastal cleanup. Yeah, mo na, kaya nila yan. Pero kapag sabihin mong fashion show, pageant, nagjo-join force talaga kami ng bongga. Pero meron pa rin maliliit na detalye na hindi... Kumbaga si Harry, hindi ko kasi... Si Harry siguro yung parang super i-introduce mo sa ganito. Sa pop culture, ha? In the same manner na kayo, yun, hindi ko alam kung ano yung super bonding ninyo, pero madalas naman na nagaano kayo. Kasi hindi, kumbaga, well, ito na lang. Minsan, sinasakyan natin ang bonding ng bawat isa. Like, for example, si Blake. Sa Drag Race. Talaga ngayon, medyo interested talaga kami sa Drag Race. May times talaga na parang, okay, nakakapanood talaga na kami ng Drag Race because of Blake. Kay Harry naman, BL. So, Boys Love, di ba? Yung mga series. Parang napagbigyan na rin ako ng mga time ng pandemic. There was a time na nalulung naman kami tatlo sa BL. There was a time nalulung din naman ako sa mga MLML competition dahil sa kanilang dalawa. Diba? At dahil dyan, napunta tayo sa SB19. Actually, up until now, hindi ako na-hook ni Harry ng sobra sa BL. He knows na number one BL hater ako. Like, ayoko niyan, nakaka-hopia lang yan. Ayoko yan, nagpo-project ka ng fantasy. Pero kumbaga, may instance na nagugulat ako na nanood silang dalawa, especially Sai. Tapos makikinood na lang din ako. Kasi kumbaga, hindi naman tayo killjoy sa interest. Oo, parang we don't want to project yung pagiging showstopper lagi. Iba naman yung showstopper, te. Iba yung definition nun. Hindi, alimbawa, pag ano... Killjoy ba ang gusto mong sabihin? Pwede na din. Yun na rin yun. Sige na nga, okay na. Pero in fairness, no, ang lalakas ng trip natin, minsan may magyayaya sa atin mag-badminton. O sino promotor ng badminton? Sino promotor ng food trip? So I think that is the dynamic that we need to learn. Some other groups need to learn na i-embrace na lang natin yung talagang differences. I mean, ganun talaga. You need to make an effort. Diba? May disagreements pa rin tayo. Like, siguro not because of interest, pero there are times like ako, aminado naman akong ako siguro yung pinaka... Ako ko minsan nga feeling ko mas maikli pasensya ko kay Matt eh.
Like, if I don't see one thing going, tapos super na-hook na yung interest ko, naiirita na ako, tapos talagang yes, nag-switch yung mood ko. And there were times na when nakapag ano na ako sa kanila, lalo na kay Harry, si Harry madalas yung napuputok ang parang init ng ulo kapag ano eh, mm-hmm. kapag sa amin. Pero kumbaga, it doesn't mean na it's gonna be a signifier ng end ng friendship. Kasi there was an instance nga na kumbaga meron kaming, like kami ni Harry, meron kaming sobrang laking difference when it comes to a belief or even yung ano sa buhay. Pero sinasabi ko always to sa friends ko sa work kasi nakikwento ko rin kayo. Masyadong malalim yung friendship namin ni Matt and ni Harry na hindi ako aabot sa point na ikakat ko yung ties ko. Kasi, kumbaga, beyond kami, beyond yung friendship natin sa belief natin yun to actually end something, I think that's way beyond naman. Oo, kasi importante yun, Blake, na message for today. Kasi nakikita natin, di ba, parang napansin natin this past, yung mga other, you know, alam nyo na yan kung ano yung, which is the elections. Minsan talaga, ano, dun talaga nagkaalaman. I think marami makaka-relate. May mga nag-unfriend sa mga different political ideologies or may mga nag-unfriend dahil lang hindi nagustuhan yung progressive statement nung isa. I think, siguro you have to check first kung sino talaga yung mga gusto mong i-keep sa inner circle mo. Na parang despite na hindi mo kapareho ng paniniwala to, meron at meron special something dun sa friend mo na yun kung bakit mo siya gusto. I-ano. So parang, kasi ang parang ngayon, parang pareho tayo ng ano, ng gusto. Friendship dapat tayo. Parang dapat hindi ganun yung basis ng friendship for me. Kasi, yeah. Feeling ko mababaw yung ganong type of friendship na parang by interest lang. Oh, ay, sabi oh. Nga ni Matthew, ano yan? Ano yan? Interest groups. Yun, interest groups siguro. I mean, going back dun sa episode 1 mo nabanggit ba yun, Matthew, interest group? Episode 1. Now, nabanggit na rin naman ni Harry yung mga politika about yung mga election, mm-hmm. di ba? Isa kasi sa lumalabas talaga during election is that may mga tao kasi na parang sobrang yung pagka-progressive, ay hindi na yeah. progressive best, sobrang lang yung kanyang intense yung paniniwala niya sa kanyang paniniwalang political na talagang minsan, if you don't agree with me, disclaimer, walang mali dun ha. Walang mali dun ha. Sinasite lang namin yung difference. Sinasite lang namin. For discussion lang to ha, may mga intense talaga kaming kaibigan na nakabasa ng status na ganito. If you don't believe in my leader, you're free to unfriend me. May ganon. Unfriend me. Parang, sige, I will drop, no? Parang, if hindi ka kakamping, feel free to unfriend me. If hindi ka loyalista, feel free to unfriend me. May mga ganyan. And I can attest na ang daming ganyan. Na parang, parang ganon katindi yung test of friendship, sukatan. So, yeah. Sa inyo, anong pananaw nyo doon? Ako, wala po akong in-unfriend regardless of their political belief. Although annoying, in-unfollow, oo. Pero yung in-unfriend, hindi. Oo. Kasi iba yung in-unfriend eh. Medyo... Ikaw kasi yung in-unfriend, Harry. Ano? Ikaw kasi yung in-unfriend. Ako nga yung in-unfriend. Hindi. Ang sa akin lang, Blake, kung bakit ano, siguro somehow sabihin ko na nasaktan din nga ako. Na parang, doon mo nga ma-realize na may mga tao nga talagang hindi ganun ka, or I think hindi vinalue yung in-offer mong friendship. Kaya with one incident, bigla ka na lang in-unfriend. One so, parang disagreement, akin, no? Oo. Kasi sa akin, for me, mas may bigger picture rather than just sharing your same political ideologies. Especially when you need in times of need or syempre no, malalaki na tayo, sabi nga natin pagdating ng 40s ang mahalaga dyan yung networks. So ako mas nakikita ko ngayon na alam mo yun, mas gusto kong magpasok sa inner circle ko na kapag feeling ko talaga yung network ko growing healthy siya, na ibig sabihin talagang makakakuha ka sa akin from my career, advice, or any ano. And then at the same time, I'll get something to you na hindi ko naman
expertise or area na ano. So parang dun ko ngayon medyo inaano yung ano, yung when it comes to friendship. Hindi yung parang isang ano lang disagreement. Ay, unfriend na si Gaga. Siguro sa politics, it's too diverse of a topic na parang people have varying ano talaga. Kahit naman ako, meron ako mga kapareha ng belief, pero magugulat ako na parang, huy, kalma ka lang. Parang may mga ganun, parang ano natin, i-normalize naman natin, wait lang, kalma ka lang. Kumbaga may mga ganun. And ako naman, I crave for knowledge always. So when somebody imparts to me a point na hindi, kasi ganito yung nangyari, kumbaga mas nadadigest ko, hindi katulad nung iba na they have this very passive-aggressive take on things already na parang, hindi, punto ko, punto ko. Oh. If you don't get my point, lumayas ka dito. Parang ganun. Kumbaga, as much as gusto kong matutunan yung super point mo, kumbaga, I can only handle a certain level of tension. Kasi may tension na ako sa sarili ko, i-handle ko pa yung tension mo. Kaya din siguro tayo, may times naman na nag-clash tayong tatlo when it comes to these kinds of beliefs. Pero kumbaga, we still wake up in the morning na magbabarkada pa rin tayo. Like, uy, parang it's like nothing happened. Kumbaga, siguro, meron lang mga paunti-unting gigil sa umaga na parang, eh, sinasahan mo, ganito. Pero hindi naman yun magiging, ako ha, siguro for me, hindi siya make or break sa isang tao, lalo na kung malalim na yung pinagsamahan namin. Oh, totoo. Mm-mm. Oo nga, no. Actually, natatawa kong balikan yung mga moments na munti ka nang magsuntukan by the beach. Charis, hindi naman suntukan, kundi magsagutan talaga. But I think, let's go back to the title of our episode 2, no? Parang embracing our differences. When you say embracing our differences, guys, do you try to, parang, alam niyo yun, to do you try to parang like for in my point of view, am I trying to be an ML player or am I trying to be just like the two of you, or it's more of accepting na lang talaga yung differences and then respecting it sa pagdating sa diverse friendship that we're talking about? Kasi ako, aaminin ko sa inyong dalawa, I tried to immerse myself with ML, with Mobile Legends. Hindi na to para yung para makuha ko yung inyong ano ha, approval, yung validation mula sa inyong dalawa. Pero tinry ko naman talaga, 'di ba, na maglaro ng ML. Kaya nga lang hindi na talaga ako nakaangat. Hoy, so sorry ha, just to add up. Hindi lang ito basta ML ha. Like kami ni Harry, mahilig kami sa super fictional na heroes. Yes. Like, even Marvel is our Marvel. Interest. Which is, kumbaga si Matthew fan niya ng movies. Pero I don't think nag-dive siya sa cinematic universe ng sobra. Kumbaga siguro ang understanding ni Matthew sa cinematic universe is, si Spider-Man, kinetic ang may-ari. Anong nangyari? Bakit napunta si Spider-Man kay ganito? Mm-hmm. Yun, ika-count to kay Matthew. Pero when it comes to deep diving na character, siguro kami ni Harry yun. Parang, yun yung, kumbaga, hinata siya sa sarili ML lang. Kumbaga, madaming interest when it comes to gaming, animation, na kami ni Harry, gets na, or grasp namin, tapos magugulat kami si Matthew, nakaano na sa gilid. Parang yun yung pinakaiba ko from before. Like for example, bakit ako nagiinom? Kasi parang I wanted to be part of that group. So I learned how to drink. Munti ka na rin ako matutong mag-yossi because dati may grupo, alam mo yan Blake, sa likuran ng school na nag-yossi. So I tried na mag-yossi. So parang nag-graduate na ako dyan. No? Parang genuine na lang talaga yung fondness ko and may parang alam mo yon, parang nagtatry na lang talaga ako to embrace kung ano yung interest ng mga friends ko. So kayo ba, may ganun ba kayo na moments? Like ikaw Harry ako, napakarami. Hindi, parang meron ka mga indie music, parang ang dami mong mga may Moira moment yan, naloloka ka. Oh, minsan,
Nanood na pala si Bakala ng for concert. For Friend. Tapos kami, okay. True. Pero ako siguro, ang hindi ko lang tirinay siguro yung ano, pasukin yung friendships nyo with your college. Kahit ako, ayoko. So, kasi I mean, for the information lang, technically, marami kayong mga friends. Marami kayong friends na tirinay ko naman maging part. Like, parang maging friend din sila. Pero dun sa college nyo talaga, parang, huwag na lang. Parang, hindi ko gusto yung tono mo. Para lang they can, so that our listeners can understand better. We come from different colleges. Matthew and I took up AB International Studies nung college, while Harry took up Business Administration, major in Marketing Management. Yun yung difference namin. Dalawa kami, actually hindi. Sa apat namin, tatlo kami International Studies. Si Harry lang ang ang iba talaga ng course. So, kaya, sa course kasi namin medyo, explain. Nandun yung mga bookish person. Like, according to page number 96, Kineso Latik, may mga ganon. Pero gets ko si Harry. Ako din naman, Harry. So, you tried naman, Harry. Parang you tried. Oo, pero, I don't know kung napansin nyo dati, parang may mga coffee sessions tayo na, wala, nasa sulok lang ako kasi ayoko talagang i-immerse na yung sarili ko with your circle. Na, yun nga, meron kayong circle na hindi naman ako part. So, parang ako, wag na lang. Ikaw, Blake. Ay, naku, eto si Blake kasi, parang medyo kakaiba yung tingin ko kay Blake na parang, no care, parang mayroon siyang ganong personality na bahala kayo dyan. But, ikaw, Blake, do you have something to share whether may attempt ka to embrace a trait, embrace activity, interest, just to be friends with someone or with the two of us? Matt, siguro kasi pinakamalaking description ko sa sarili ko na na-discover ko siguro after 20 years old, I'm a jack of all trades, master of none. I've tried several things na okay na ako. Hindi ako nagpakadalubhasa when it comes to those like badminton, naging varsity ako niyan, nagsayaw ako, nag-sketchers ako before, nag-cheerleading ako. Pero hindi ko tinuloy-tuloy. So, kumbaga, parang feeling ko fixed na ako sa interests ko unless matry ko on my own. Pero kung halimbawang hindi talaga ako interested, like for example, volleyball, may mga group, may mga naging kaibigan tayo na bakla ka, dapat marunong ka mag-volleyball. Eh, hindi nga ako marunong mag-volleyball. Hindi na ako bakla. So, parang ganun. Kumbaga, hindi talaga ako magpe-please ng tao. Hindi ako magta-try ng isang bagay to please someone. Kumbaga, I'm fine with my own deck ako. Parang you won't compromise your individual preference, no? Oo. Kumbaga, for the sake of the group. For the sake of the group. Kumbaga, okay na ako. Pero, hindi naman ako super closed-minded. But it will take me time. Say, for example, I've only eaten samgyupsal during pandemic. Totoo. Wait. Yeah. Oh, totoo naman, Blake. Totoo. Parang, for the longest run after college, ilang beses akong inaya ni Matthew, ni Harry, ni Hensi na kumain ng samgyupsal. Ayoko niyang dahon-dahon, gulay-gulay. So parang nagulat na lang sila up until now, minsan naloloka sila. Ilalo na yung babae na nakasama lang natin nung kumain na. Ha? Kumakain ka na pala ng samgyupsal? Na parang for the longest run, ang alam nila is hindi. Siguro ang hindi pa nila ako nahuhook ngayon, hot pot. Hot pot. Oh, malapit na yun, Blake. Now, ganito ha, sige. Before, on the latter part of our episode 2, ito lang yung question na parang pwede nating masagot at our age na to ha, do you think it's important for friends to have differences or it is more comfortable to have people around you that are very similar to you? So, ano ba yun? Mas gusto mo ba na friend? Sa ngayon ha, ano yung idea? In an ideal world, is it better to have friends who have differences or yung mas komportable na lang ako sa mga friends na pare-pareho kami or very similar kami ng interest, ng ugali, ng background. Kayo, ano yung pinaprefer yung dalawa? Dun sa dalawa? Ako talaga sobrang natutuwa naman ako na may mga, alam mo yun, may mga close akong friend
tapos kayo plus kayo pa, na parang iniisip ko na lang, tangin naman, iba-iba talaga itong taong mga naging parte na ng buhay ko. Yung parang may, masasabi ko na lang talaga na I can tell a story of a person na ganito, tapos this, parang ganun, iba't ibang story na kayo sa buhay ko na I can learn something from you. But at the same time, nagigets ko kung ano yung pinakang parang alam mo yung nagbabond talaga is yung mga basics, best. Like, kapag kailangan ng isa na kasama tonight, nandyan agad tayo. So, ibig sabihin, kahit iba-iba pa tayo ng ideologies, ng ano, pero nandun yung basics na support, as a support, di ba, kailangan naman talaga yung friend mo supportive when it comes to yung mga in times of needs na kailangan mo ng kausap, kasama. Yung mga ganun, feeling ko yun talaga yung pinaka-importante, yung mga basic na mga ano, traits as a friend. Like, yun nga, lagi kang maging available ka kapag may isa kailangan ng ano. So, you know, it doesn't matter whether magkakaiba kayo or magkakatulad kayo. Basta yung sa'yo yung basic. Yes. Oo. Ikaw, Blake, which you ano yung pinaprefer mo? Yung differences or very similar kayo sa isang grupo? Siguro ako mag-chime in ako dun sa sinabi ni Harry, na parang regardless of the interests that you have, for me, mas nagmamatter kung friendship ang pinag-uusapan natin, ha? I mean, there's another thing that I will share after this. Pero if it's the friendship beyond the interest, I think yung pinaka-common understanding dapat na. Kumbaga may level of contract ka sa sarili mo na no matter if I get interested or not, tropa kami nito. Kumbaga may pagpapahalaga ka doon sa bond ninyo over all the interests and attitude. Yun yung siguro. Pero there's also another thing na parang meron ka rin may time na parang hindi talaga kasi kayo nag-connect. So, nade-disregard mo kapag hindi na kayo same ng habits or hindi na kayo same. Kumbaga may mga ganun. And that's also fine. Kumbaga, hindi naman always dapat lahat maging kaibigan mo or lahat dapat makatugma mo ng interest. Kumbaga, siguro it all boils down to how do you wanna keep that person sa life mo? Siguro yun yung pinaka-boiling point nung ano. Boiling point. Oo. Tama. Actually, sa totoo lang, yun nga rin yung nare-realize ko, no? Okay. Back to kahit ano yung differences or yung pagkakatulad-tulad natin, kailangan back to basics tayo. No? Ano yung ina-expect mo? Ano yung inaasam mo sa isang friendship? Diba? Is that companionship? Is that yung hari yung same interest na sinishare nyo? Diba? At saka yung respect and understanding. But just lastly, no, I think ito yung dapat natin pag-usapan, no? As we grow old, tumatanda tayong lahat. So how do you envision your friendship evolving as you continue to grow and change individually? What are your hopes for the future for your friendship? Like me, now, sa career ko, parang I'm starting to realize where I want to be in the long run. Mm-hmm. And I but hope feel that... Sobrang feel na feel ko yan sa'yo ngayon. That there are days na hindi ka namin makausap ni Harry. Pero, kumbaga, usually, nagkikwento ka ng mga frustrations mo or like mga ganap mo sa work. Pero lately, nare-realize ko na parang sobrang gusto mo pala talagang maging civil servant. Yes. Na parang, kaya hindi ko na minsan, kumbaga, it comes up as a joke na patatayuan ka na namin dito sa syudad namin ng monumento. Pero hindi na ako surprised kasi recently sobrang nakita ko na parang, ito yung, ginagawa mo yung gusto mo. And I think part of that realization is, Harry is also becoming his own person. Kumbaga, whatever quest he is now on. Yes. Kumbaga, hindi na talaga tayo. Kumbaga, yung progression natin, to answer your question, na there will be changes. Ngayon, it's a matter of putting things into perspective na
how are you going to react with the change that's happening to your friend? To your friend. Which is ako, anong una, I would be honest, kumbaga may, I think partially, part of the reason nung August to September na hindi talaga tayo nakapag-proscript is wala akong gana sa inyong dalawa. Kasi nga, parang, shit, may ginagawa sila, shit, may ganito sila. So parang ako, nako-confuse ako sa sarili ko na parang, am I losing friends? But then, I have placed things into perspective na, no, they're just doing kuan. Kumbaga, hindi naman always, hindi kailangan niya rin maging, you have to do, or you have to better yourselves for your own. Kumbaga, mm-hmm. at the same time, ang ginangyari na lang sa akin, nung na-appreciate ko yung ginagawa ninyo, I took the opportunity to also better myself dun sa gusto kong mangyari for myself. Actually, Blake, I appreciate that I appreciate that observation kasi kaya ko 'yan tinanong kasi parang ito talaga natatawa talaga ako. Napanood ko sa isang reel, sabi, "Tell me who your friends are and I tell you who you are." And I disagree 100%. No, we become different people. We become nag-iiba-iba talaga tayo. I can be proud of what Harry's doing, what Blake's doing in his career right now, yung focus. But hindi mo pwedeng sabihin na, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. You can never tell. We're very, very different. Hindi natin pwedeng sabihin na, ito yung mga chismosa tayo. Charis. What I mean is, hindi mo pwede nang sabihin ngayon na, itong mga to, matapobre itong mga to, matapobre yung buong grupo niya. No. Diba? We have our own toxic traits as mentioned in episode 1. So parang ako, natutuwa lang ako doon na there are people like you, Harry and Blake, and our other friend na natutuwa doon sa growth. Na parang hindi ibig sabihin noon nang iiwan. Diba? Yeah. There are times talaga na parang ganun yung nafe-feel ng ibang friendship eh. 'Di ba na parang nagagalit kapag may individual activity na hindi kayo kasama. Yeah. Oo, 'yun yung gusto kong sabihin, 'di ba? Na parang bakit iba yung kasama ni Matthew pagdating sa ganito or sa ganyan. But more likely parang na-realize nila na nag-evolve na talaga yung landscape or yung definition ng friendship. So it's evolving as we grow old. So I appreciate that about the two of you. How about you, Harry? So what do you wish na yung i-evolve pa ng friendship natin and how, as you change individually and as you grow into your career? Ikaw. Ako feeling ko nandun naman na, kasi Diyos ko dahil hindi, feeling ko talaga hindi aabot ng 10 years to if wala tong tatlong to sa atin. Like number one, I think at some point talaga, we respect each other. Like, yung mga boundaries natin, di ba? Yung limit mo, Matthew, yung limit ni Blake. Parang, may kanya-kanya tayong limit na nirespect natin. And at the same time, yung effort. Ang venue sa Pasig, ang venue sa TAF, ang venue sa ganito. So parang, nandun yung effort na pupunta kami kahit na, Diyos ko, kahit balikan pa isa 600 agad. I think kailangan hindi mawala yun eh. Kasi pag nawala yung effort, parang mawawala yan eh. Unti-unti mawawala yung connection, yung bonding. And pinakang favorite ko talaga sa friendship natin is yung safe space for us. Like, parang everything we can share it with each other. Just ko ibang level na yung hindi alam nila kung hanggang anong level ang kaya nating i-share sa isa't isa. And I think that's the best thing na i-offer mo sa friend mo or sa mga gusto mong i-keep talaga sa inyo. Safe space talaga. Kasi otherwise, ayaw mo nung may problema ka tapos pagpunta mo dun sa kitaan ninyo, hindi mo malang ma-share kung anong meron yung pinagdadaanan. Pero Harry, ako, parang ang hindi naman nawawala sa atin yung thrill ng pakikiramdam pa rin. Diba? Although parang limitless yung pwede nating i-share sa isa't isa, yung boundary nananatili na alam mo yun na baka meron tayong makross na line, yun yung gusto ko sa grupo natin eh. Parang we keep our lines in check. Nagiget in check talaga. Parang ganito. Like, perfect na example dyan. Like,
lahat tayo nagkaroon naman siguro. Ito siguro pinaka nakita kong ano dun sa pinag-uusapan nyo, ha. Lahat tayo nagkaroon ng sabihin natin love life. Vulnerable moment. Hindi vulnerable moment. Like lahat tayo nagkaroon ng person of interest at some point in our life. Yeah. But I don't think anyone actually stepped in. Like for example, sa person of interest ni Matthew, mm-hmm. never akong, sino ba yan? Anong kemi niyan? Kakausapin ko yan. Oo. Actually, si Harry, nakausap ko lang yung person of interest niya nung sinaman niya. Mm-hmm. Pero yung sabihin kong ipupush ko yung sarili ko na kailangan hawak ko yung relasyon niyo or like ganun. Kumbaga, we set that limit with each other na nakikwento tayo, but I'm not giving you, parang wala sa ating nag-overstep ng boundaries into actually micromanaging kung how we will handle that incident sa buhay natin. So we're open but we still respect the boundaries. Yung boundaries. Well, napag-usapan na natin about love life. Ito na nga, i-share ako ng isang masalimuot na ay Jingay na, hindi kami interesado mapakinggan yan. Charon, Emily Life! So, sabi pero, alam ko, pero alam mo, ang gusto ko lang naman na aminin niya, which is hindi niya aminin dahil nasa podcast tayo, bias na si Pablo. Pero anyways, part of our, a segment of our podcast is dedicated to giving away 3 online concert tickets. So, sagutin niyo lamang itong question na ito sa aming comment section. And yung may pinakamaraming likes, the top 3 likes, the top 3 most liked comment will secure 3 giveaway tickets up until kung ipopost to bukas, bigyan natin ng hanggang October 22 sa live stream natin sa Sunday. Yep. October Thursday ba ngayon? Sapat live stream na natin. Nag-record ng content. Ay, hindi. Kasi alas 12 na. Okay. Kaya basta sa live stream natin bibilangin. Doon natin itikigin. Yes. Again, ang most liked comment na nakapagsagot ng tanong na to. And the question is, how can you overcome a difference in attitude or interest with a friend? Again, to repeat, how can you overcome a difference in attitude or interest with a friend? Just comment it down and have your friends like your poll or your comment. And again, the top 3 most liked comment by the announcement sa live stream wins. So we will get in contact with you. Okay, maganda yan. 3 online tickets, no? Just to clarify. Okay, yes. Blake, let's end this podcast. Yes, I. Since we are ending our podcast, that's a wrap for today's Kami Kami Lang podcast. We hope you enjoyed and you had as much fun listening as we did, you know, recording the episode. Yes, your support means the world to us. Don't forget to subscribe and follow us for more candid conversations. You may support us by GCash, PayPal, and Super Chat. Yes, and we can't wait to have you back sa aming next episode. Until then, keep it real, stay awesome, and remember, it's always Kami. Kami. Kami lang. What does... Alam mo, goodbye.